mga kababayan, oh, kung naalala nyo po, yung ating i-vlog, no, na si Christelle, puntahan po natin at kumustahin natin. Hello! Good afternoon! Kumusta? Maayong od to, kanimo. Oh, pwede mo, dayon din ha. Dayon mi ha. Oh, pasensya na sa disturbor na ako. Ako nga nahiya eh. Pangit yung bahay. Ayaw, no. Ulaw-ulaw eh. Anak, gina. Pareha man tani, pigado. Hello! Kumusta ikaw, Christelle? Okay lang po. Okay lang ikaw? Napunta na namin sa ospital. Ah, napunta nyo na. Sige, upo. O tapos, na-confine na siya pila ka. Ilang araw sila doon? Ilang araw siya? Dalawang linggo. Ah, dalawang 14 days. Ah, 14 days kayo sa ospital. 14 days. So, unsay natabo, unsa man ang kuan ingon sa doktor? Aplastic anemia. Aplastic anemia? Ano daw yun? Plastic lang na anemia? Ano siya, kailangan transplant. Transplant ng? Ng ano, yung sa buto kasi daluyan sa dugo niya. Mabagal, mahina. Mahina? So, ano daw ang i-transplant doon? Kung wari, ano yung... Halimbawa ako, ilipat oh. Sa kanya yung ano yata. Oh, ano? Anong ililipat? Yung buto? Hindi ko naman din yun alam. Basta aplastic ano yun. Oh, tapos ngayon, kumusta nung pag-uwi nyo? Kumusta nung pagkatapos na na-confine siya? Okay naman, pero sabi ng doktor, maabutan ng ilang buwan ito, pupunta na pa rin. Kailangan talaga. Transplant. Pero hindi doon sa region 1. Saan? Sa Bagyo? Hindi. Saan? Sa Maynila. Wala ba sa Bagyo? Hindi po kailangan. Ganun ka nga anak, halika nga napatong mo yung kamay mo dito anak sa kamay ko. Ayan mga kababayan, oh, tinan mo yung kamay niya sa kamay ko. Diba? As in puting-puti na. And then yung labi niya, oh. Tinan nyo po, mga kababayan. As in puting-puti na talaga. Putla na talaga siya as in. So, ganito pala mga kababayan. No, na-confine. And then, 14 days sila. So, ang kailangan po ni Baby Christelle is transplant daw po ata ng aplastic anemia. Kasi ang sakit po niya, ang findings po is aplastic anemia. So, kailangan ng transplant kasi mahina daw po ata ang daluyan ng dugo, no? So, hindi ko po kabisado yung yun. Basta yun ang sabi ng nanay. So, kumusta? Yung kanyang pagkain, yung kanyang maintenance, mayroon ba siyang maintenance na gamot? Na-resita nyo? Binigay ni Mr. Abelia. Pulis. Pulis. Tapos? Kaya tumana. Maraming pulis pumunta dito taga Tumana, tapos Ordanita, mayroon pa isa. Alam nila na na-i-vlog natin si Christelle? Nakita nila sa ano sa YouTube. Ay, wow, marami sila. Tapos kanina, si Sir Abelia, kanina yung nag-duty dyan sa, ano, sa Rosales. Nagdala naman ng mga prutas, marami. Well, patingin nga natin, pasalamatan natin. Pasalamatan natin. Okay. Oh, kinain na namin yung iba. Oh, sige, okay lang, natural. Kaya nga binigay eh, dahil kakainin. So, ayan. Oh, vitamins. Wow! Oh, salamat. Sige, magpasalamat kayo. Magpasalamat po ako sa mga pulis sa Rosales at saka Binalunan. At saka sa Ordanita. Lahat po nang tumutulong sa amin, nagbigay ng mga prutas, pira at saka ano. Mga vitamins ni Christelle. Ayan. Maraming salamat. Wow. Lalo na kay Sir Abelia. Wow, salamat. Kanina, pinuntahan na naman siya. Kanina soon. Wow, salamat naman. Ikaw anak, anong sasabihin mo anak? Sabihin mo kay Sir Abelia, maraming salamat sa mga pulis ko. Sabihin mo, pamikita niya. Sige, sir. Sir, salamat po. Salamat po nang tumulong sa akin. Lalong-lalo na kay Sir Abelia. Lalo-lalo na kay Sir Abelia. Ayan. Mga kababayan, biro nyo po, mula nung nakita nila ng mga kababayan natin
yung pangangailangan ni Christelle, talagang yung ating mga kapulisan, no, kahit busy sila pero hindi sila nagdadalawang isip puntahan itong mismo ni bahay ni Christelle at maghatid po ng biyaya, no? Kaya Diyos ko, saludo po tayo sa ating mga kapulisan, no, at sa mga ibang tao na nagbibigay ng tulong dito at nag-aabot sa kanila. Maraming salamat po sa inyo. Saka lalo kay Sir Abelia, siya talaga pumunta dito kahit nakamountain bike na siya. Galing mo. Pera, 2,000, pambili ng tatay, hindi ka magtatay. Bili mo ng bigas, iba, gatas. Pag mayroong maganyan na magbibigay sa inyo ng cash, ang gagawin mo una, bigas, maintenance ng gamot niya kung meron. Ha? Ano po, binibigyan siya ng mga vitamins lagi, mga gamot ubo, ino-ino po, bilhan mo pera o gatas. Oo, ganyan lagi. Yung pangangailangan ni Christelle, dapat meron siya. Ha? Tapos kanina, picture siya. Picture na tayo si Sir. Akala niya, manghuhuli si Sir dyan. Hindi. Dito pumunta palagi yan. Halos linggo-linggo si Sir. Ang galing. Ang bait niya. Kasi nakikita nila sa YouTube. O, oh, diba? Maraming salamat. O, oh, diba, Day? Oh. Salamat din sa ginawa mo. Wala akong sabang. Sige, Ragod. Ang importante ang atong ikabalos ato ang mga tao na naghatag sa ato na maging okay siya ba? Maura na nga ito ang buwan. Maging okay siya. Kasi nagkukuha ako dito ng mga tao. Dalawa lang nakuha ko. Walong bag. Walong bag ang ano niya? Pula at? Puti. Ilang bag na pula? Red. Ha? Walo. Kasali na yung puti. Walo lahat. Grabe no. Pero ganyan pa rin siya. Putla pa rin no. Kailangan talaga transplant. Tapos ang ginawa namin. So magkano naman ang magagastos doon sa transplant? Million. Ay Diyos ko, Ginoo ko, mga kababayan. Million. No? Alam nyo po mga kababayan, nasalingan na po si Bibi Christine ng walong bag. Kasama na po yung puti na dugo at saka yung pula na dugo. So walong bag po yun. So ngayon po, kailangan po niyang magpa-transplant. So magkano ang sinabi? Abot ng million na kasi... Diyos ko po mag... namin doon sa YouTube. Ganun so, aabotin daw po ng million. Diyos ko po, saan naman po sila mga kababayan kukuha? Sana, Christelle, marami pang makapanood sa atin at makalikom tayo doon sa pangangailangan mo na i-transplant ka, magdasal ka, anak, ha? Apo. Dahil hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos na meron sa ating tutulong, ipagdasal natin bago tayo matulog, magpapasalamat na sa mga tumutulong natin at ipagdasal natin na mas marami pa ang tutulong para doon sa transplant mo, anak, ha? Huwag po mawala ng pag-asa, go, go, go lang, ha? Kasi hindi ka namin pababayaan. Ipagdasal din natin yung ating mga kababayan na makatulong sa pangangailangan mo, ha, anak? Ako. Lalo na si Sir, sinabi niya, binigyan siya ng mga Bible. Ano kaya sana bihan niyo siya baka ano pag makaano tayo bigyan kita ng ano para hindi kita maalis alis ko na siya pag makapira siya. So ano, pwede kang manawagan sa ano sa transplant niya ay pag ulaw-ulaw kay para sa imong anak biya na ano maningkamot ka ugkuan kay delikado di nagdi sa ma transplant oy. Oo, kailangan nga therapy tool po nga ay sinabi. Oo nga, ano na lang muna, kasi dili mo basta-basta maka-therapy tool po. Kaya daghambi kayo na siya. Hindi, tinitext na namin. Oh. Hindi rin yan sila basta-basta. Basta ka nang, kay daghan kayo galapit sila ha? Tibuog, kalibutan ang galapit sila. Daghan kayo na pila-pila ba? Mga alang ta, ka nang, mga muyo lang ta na ano ta ba, mapansin ta. So mga kababayan, si Christelle po kasi nasalingan na po ng walong bag. So nung una, medyo okay yung labi niya. Dalawang buwan pa lang po, namutla na naman siya umpisa mga kababayan. So kailangan talaga na soon as possible, matransplant po siya para po magiging normal yung daloy. No? No, yung pagdaloy ng dugo sa katawan niya para magiging okay siya. Kasi ganun lang po, wala pang 3 months, namutla na naman siya. And then, after 6 months, pabalik na naman siya, and then sasalingan na naman siya ng dugo. So, ganun po ang mangyayari. So, sana, ang kahilingan nila is ma-transplant. Sana, kailan po, saan po sila kukuha ng 1,000,000 o higit pa roon. Manawagan po ako sa anak ko nga panganay, nga si Christelle Castillo. May sakit po siya na aplastic anemia.
yung sakit sa buto po, mahina yung daloy sa buto niya. Galing na po kami sa ospital, sabi ng doktor, kailangan talaga siya masalinan. Tinatanong namin kung magkaano ang pagsasalin sa kanya ng ano, ay pagtransplant sa kanya, abot ng milyon, hindi po namin kaya. Sana po, kung sino pong magandang kalooban na tumutulong sa amin, tulungan nyo po kami kasi hindi namin po kaya. Nasalina na po ng 8 bag kasama na yung puti. Pero sabi ng doktor, babalik at babalik pa rin yan dito sa ospital kasi after 6 months, ganun na naman, putla siya ng putla. Kailangan talaga siya matransplant. 2 months pa lang, ano, putla na siya. Sana po, matulungan nyo po kami sa mga magandang kalooban. Kasi kawawa po yung anak ko nga panganay. Wala po kaming pera. So, ayan. Ang tapos, ang gagawin natin dyan. Ang sabi ng doktor, saka ni Sir Abelia, kaya nga dala siya, halos linggo-linggo siya magbigay ng pera, 2,000. Hmm. Tapos, putas, mga vitamins, kumplito na yan. Hanggang November yung vitamins niya. Hmm. Sabi ni Sir kanina, mayroon pang vitamins. Mayroon pa. Babalik at babalik naman ako dito kasi siya nang maghihingit sa cemetery. Mabuti na po. Tapos kasama na yung mga maliliit. Oo, sama mo na sila. Masa. Tapos ang gamot niya, okay na. Okay na yung maintenance niya. Wala siyang gamot. Wala siyang maintenance. Vitamin, ang sabi ng doktor, kailangan tuloy-tuloy yung vitamins niya tapos pakainin ng pakainin. Ayun lang. Yun lang, walang gamot talaga. Transplant lang talaga. Transplant lang talaga. Kasi mahina yung daluyan sa puto niya. Mahina yung daloy sa agos ng dugo. Walang anong gagawin namin, mag-asawa. Taob na nga kami sa utang. Siyempre, walang dugo, di ba nga, hanap ako dito. Ako lang isa dito. Iwan-iwan pa yung 4 dito. Pupunta ko dun sa regional, palit-palit kami. Wala naman siya namin kasi. Kaya walang malapitan din. Nagsulisit. Kaya doon dyan yun. Wala. Ang kapal lang mukha ko. Galing kasi ako doon sa titan eh. Kasi sana. Oh, tapos. Pumunta ako sa inyo kasi sabi ni. Anong so, sasabihin mo kay mama? Anak? Anong sasabihin mo? Anong kahilingan mo, anak? Sana po magaling na ako. Yun lang po ang kahilingan nyo? Yung gagaling kayo, anak? Ano pa ang ibang kahilingan mo bukod doon sa gagaling ka? Ganun. Sana po hindi mabigyan si lahat ng mga kapatid ko kung papa ko. Nang sakit. Ganun. Para may mag-aalaga sa'yo. Ang kahilingan nyo lang is gagaling kayo. Opo. Ayan. Kayo, mami, ano pa ba ang gusto mong sabihin sa anak mo? Sana po gumaling siya, mayroong taong tumulong sa kanya yung mga gandang kalooban kasi walang-wala talaga kami, lalo na sa sa kanya, yung transplant, walang-wala talaga. Ano na pag-uusapan nyo nila kay mo? Ang pinag-usapan namin, na ano, yung kay Rapitol po, yung ano namin, at saka, kaso nag-antay lang kami, wala pa naman. Hindi namin kaya kasi. Manawagan ka kay Sir Rapitol po, kay Sir Rapitol po. Sir Rapitol po, sana po matulungan po yung anak ko na panganay nga si Cristel Castillo kasi may sakit po siya nga aplastic anemia, kailangan talaga palitan siya, sir. Sana po transplant. Sana po matulungan niyo po kami. Kawawa naman yung anak ko panganay. Walang-wala po kaming pera, hindi namin makaya. So mga kababayan, no? Nakaganito ako, hindi ako nakaano, nakasombrero at saka naka t-shirt na puti, no? Kasi ang sadya ko lang dito, kamustahin ko sila at aalamin ko kung ano yung mga pangangailangan. So, ayun, ang ganda po ng balita. Maraming salamat po sa ating kapulisan, no? Hindi ko nabanggitin isa-isa yung kanilang mga pangalan, pero ako ay talagang saludo po sa ginagawa nyo, no? Sa ginintuang puso nyo na magbigay ng tulong dito sa pamilya ni Cristel na kailangang agaran din po sila, mga kababayan, no? Tulad nga po ng sabi ng magulang kanina na na-confine na sila 14 days and then nasalingan po ng dugo, 8 bags. So, kasama na doon ang puti.
Ngayon po, kailangan yung walong bags po ay hanggang 6 months lang. Pero 2 months pa lang daw po ay nag-uumpisa ng namumutla. Bumalik na naman yung pamumutla niya. So after 6 months, sasalingan po siya ng dugo hanggat hindi po siya matatransplant. So ang kailangan po doon para magiging normal ang pagdaloy ng dugo sa katawan niya, i-transplant po. And then, yun nga po, ma-i-transplant siya kung merong halagang 1 million or more para po doon sa kanyang transplant. So saan po sila kukuha? Kaya tayo po nananawagan na rin po sila sa Rafi Tulfo in Action na sana mapansin at mabigyan po sila ng pagkakataon na matulungan itong bata. Kasi wala siyang maintenance eh. Ang kailangan lang po niya after 6 months saling-saling, pero 2 months pa lang ganito pa din namumutla. Habang hindi natatransplant, saling ng dugo. So ang kailangan, ang advice ng doktor is transplant. Tama po. So kailangan po talaga i-transplant. So ayan, dasat po tayo, hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. Maraming tutulong sa atin, no, na sana makayanan natin at matulungan natin sa maliit na bagay pag ipagsama-sama 'yon, no. Kahit piso bawat isa sa atin, pag pinagsama-sama 'yon, malaki po 'yon at maibigay natin dito sa pangangailangan. Sa pangangailangan dito kay Baby Cristel. Okay. Mga kababayan, paki-share po itong videos, no? Dahil ang kanilang kahilingan na sana mapansin ni Sir Rafi Tulfo. So sana mapansin at mabigyan tayo ng pangtustos doon sa pangangailangan ni Cristel na transplant. So, sana pakishare nyo po at huwag kalimutan pakisubscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Teleta. Salamat po. Bye-bye. God bless us all. Okay, sige na. Pray lang anak ha. Laban lang.